Trifle naman ngayon ang gagawin natin, mga katambayan. So mag-e-effort tayo ng konti para naman sa mas masarap na dessert. At para naman po dun sa paggawa ng ating custard, ito yung mga list ng ating ingredients. Umpisa na natin, mga katambayan. Isi-separate lang natin itong egg yolks sa egg whites. Pero huwag nyo itatapon yung egg whites dahil pwede natin itong magamit within 1 year. Pwede natin itong i-keep sa freezer. At pwede pa natin itong magamit sa ibang pagkakataon. Ilalagay lang natin itong kalahati ng sugar na nai-prefer na natin kanina. Imimix lang natin itong mabuti hanggang sa ma-reach natin yung fluffy texture at hanggang mag-transform siya into pale light in color. Mangangailangan lang tayo dito ng 5 hanggang 10 minutong pag-whisk. Kung meron naman kayong hand blender or stand mixer, pwede rin natin gamitin ito. Next, isisip naman natin itong ating all-purpose flour. Ginagawa natin ito upang maiwasan natin may mamuong harina kapag naluto na yung custard. Set aside lang natin to habang hinihintay natin yung milk. Sisimulan na natin isa lang itong ating milk up to boiling point. Bali, ang iiwasan lang natin dito, mga katambayan, yung sobrang lakas ng apoy upang yung milk ay hindi umawas o umapaw. Ilalagay naman natin ngayon yung natitirang sugar, then vanilla. At kapag na-reach na natin yung boiling point, dahan-dahan natin itong ibubuhos sa ating egg mixture, saka natin siya i-whisk. Ibabalik natin ito sa kalan, saka natin siya pakukulang muli. Pagkatapos haluin natin siya hanggang sa tuluyan na siyang lumapot. At kung sa tingin nyo medyo malabnaw pa yung custard, pwede tayo magandang cornstarch. Sasalin lang natin ito sa isang bowl, palalamigin natin ito sa room temperature. And then pwede na natin itong gamitin. At ito yung magiging second layer ng ating trifle. At para naman doon sa mga hindi pa confident na gumawa ng custard from scratch, meron tayong madaling paraan. Ito yung paggamit natin ng instant custard powder. Pwede natin itong lutuin sa hob or microwave. Dodoblin lang natin ang amount ng powder para mas maging malapot ang resulta nito. Kakailanganin din natin yung milk para i-dissolve yung powder. Yun kasing ingredients description niya, naka-design sa pouring custard na ginagamit na sauce sa hot puddings and hot dessert. Pupwede na rin natin pagsamahin yung milk and sugar sa pan habang iniinit natin. At kagaya nung ginawa natin kanina, ihintay natin ma-reach niya yung boiling point. Then saka pa lang natin iaan yung custard mixture. So I hope nakatulong tong video ito, lalo na doon sa mga beginners. Para naman doon sa mga gusto pang matuto ng iba pang mga lutuin, support lang natin yung ating channel. Marami pa tayong pwedeng ma-upload. Ma-share sa inyo yung iba pang mga recipe na dapat nating malaman na baka makatulong sa inyong pagninegosyo or kahit sa simpleng handaan. Proceed naman tayo ngayon sa ating first layer ng ating dessert. Kagamit tayo dito ng jelly, sponge fingers, or yung pianono, yung ating Filipino Swiss roll. Pwede natin itong gamitin. Mandarin segments or clementines, double cream para sa ating third layer, and strawberries para sa ating garnish. Mag-iinit naman tayo ng tubig ngayon para i-dissolve yung ating jelly. Ika-cut lang natin to into a small pieces para madali siyang matunaw. Meron din naman tayong iba't ibang form of jelly na pupwede nating alternative na gamitin, kagaya ng bar and powdered. Simmer boiling na siya, so ihuhulog na natin itong ating jelly. Haluin natin siya dahan-dahan hanggang sa matunaw. Palalamigin lang natin siya for a couple of minutes. Habang inihanda natin yung bowls na ating gagamitin, sasalain naman natin itong ating mandarins para yung liquid niya hindi humalo sa kulay. Then divide natin yung sponge fingers sa kanya-kanyang bowl. And this time, spread na natin yung ating mandarins. At kung sinturis o dalanghita naman ang gagamitin ninyo, kinakailangan natin itong pakuluan para mas malambo. Ngayon naman, isasalin na natin itong ating jelly. At once na ma-absorb na siya ng biscuit,
mag-uumpisa na siyang mag-set. Pero kailangan pa rin natin siyang ilagay sa ref or sa fridge para mas mabilis siyang mag-set. In 20 to 30 minutes, I'm sure firm na itong ating jelly. Pero depende pa rin sa bowl or mold na ating gagamitin. Mas malaki, mas matagal. Iririnse naman natin itong ating strawberries habang hinihintay natin yung ating jelly. Ikakat lang natin to into thin slices at saka naman natin siya i-arrange sa paligid ng bowl. At eto na mga katambayan, after half an hour na natin paghihintay, pwede na natin i-spread in order yung in-slice nating strawberries kanina. At ito yung magbibigay ng appetizing appearance mula sa labas ng bowl. At lalo pa siyang magiging masarap sa paningin pag nilagay na natin ang ating custard cream. Haluin lang natin itong ating custard para bumalik siya sa dating niyang texture. Saka naman natin siya dahan-dahang itatransfer sa kanya-kanyang mold. Ito nga palang dessert na to medyo may kamahalan. Pero kung ikaw ang gagawa, makakamura ka na at makakapag-create ka pa ng dessert, look even more desirable. Haluin lang natin itong cream using a balloon whisk. Mangangailangan tayo dito ng mga 10 to 15 minutes. Pero wala tayong ganong kahabang oras, kaya gagamit tayo ng electric hand mixer upang mas madali nating makuha yung texture na hinahanap natin. Ang tawag nila ay stiff fit. Ito yung pag inangat mo yung cream, hindi siya babagsak. Make sure na icing sugar yung gagamitin natin para tumamis yung cream. Dahil mas madali siyang matunaw kumpara sa normal sugar. Gagamit din nga pala tayo dito ng piping bag at piping nozzle para mas magiging maganda ang presentation natin. Ito, sinubukan kong i-spread lang yung cream sa ibabaw ng custard. Pero sa tingin ko, hindi siya visually appealing. Ngayon naman, ipapipe out na natin itong ating cream using our piping bag at piping nozzle. Titingnan natin kung ano yung pagkakaiba. So ito na, makikita natin na kinakailangan talagang gumamit tayo ng iba't ibang klaseng utensils sa pagde-decorate, lalo na sa paggawa ng dessert. Ang isa pang advantage nito, makakapagpataas pa ng presyo ng ating food merchandise, lalo na kung gagawin mo siyang negosyo. Hindi pa tayo dito natatapos mga katambayan. Lalagyan pa natin to ng grated chocolate. Igigrate natin to as toppings. O di kaya naman, pwede tayong gumamit ng cocoa powder. Ang gagamitin natin dito ay yung pinong-pinong salaan. And sprinkle lang natin to over the cream. May mga iba-ibang toppings na po pwede natin ilagay dito, kagaya ng glazed cherries, chocolate shavings, raspberries, or blueberries po pwede rin. At sa paggawa mo nito, makaka-create ka ng iba-ibang klaseng toppings and flavors at po pwedeng maging source ng income natin ito. Paano mga katambayan, hanggang dito na lang itong ating video at salamat sa Diyos sa isa na namang pagkakataon at nakapag-share na naman ako ng isang recipe para sa inyo. At kung nagustuhan niyo itong recipe ito, please subscribe, like and share na rin po. Ingatan nawa tayo ng Panginoon and hope you like it.